sinasabi mo, Alina. Sa tingin ko, hindi naman papatulan ni Belle Aldama ang ganong katandang lalaki. Mas mayaman naman ako doon at mas bata ako kaya hindi totoo ang chismis na yon. Kaya lang ang sabi ng lahat, gusto ni Belle na maging first lady ng Valle Encantado. Baka yun ang mas gusto niya kumpara sa milyong-milyong pera na hawak ninyo. At isa pa, baka nakakalimutan niyo nang isa siya sa mayayaman dito. Oh, tama ka nga. Pero kailangan ko sila makausap ng personal. Senyor, huwag niyo na pong ituloy. Hindi. Gusto ko nang tapusin ang pagpapahirap niya sa akin, ang galit niya at pagmamalaki niya. Pagkatapos wala na siyang halaga sa akin. Hindi po lahat ng gusto niyo pwedeng mangyari, Senyor Sanhinis. Lalo na't may mga taong tumututol. Ang pinakamabuti niyo pong gawin ay sumang-ayon at magparaya. Hindi ako magpaparaya hanggat hindi ko nasasaktan si Belle Aldama. At kapag nagawa ko na siyang maipahiya sa buong Valle Encantado, doon lang ako aalis. Ano bang nangyayari sa inyo, Papa? Alam niyo bang nakakahiya ang kinikilos ninyo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Anong ipinangako mo kay Belle Aldama? Yung pala ang kinagagalit mo. Iha, ang sabi ko sa'yo, asikasuhin mo na lang ang buhay mo kaysa pinakikailaman mo ako. Hindi ka magpapakasal kay Belle. Hindi ko kayo pinakikailaman ni Seryo. Pero seryoso po ba kayo sa gusto niyong mangyari, Papa? Iha, tama bang sigawan mo at pagalitan ng ganyan ang iyong ama? Ano bang gusto ni Belle, maging madrasta ko o maging karibal? Kasi galit siya sa akin. Maging karibal? Hindi. Hindi siya interesado sa isang football player na nagsisimula pa lang makaipon. Bata pa si Seryo at gwapo. At magaling siyang mag-football. Bata pa rin naman si Belle, pero marunong na siyang mag-isip. Pinagtatanggol mo pa. Kaya naman pala meron siyang bastardang anak na tinatago ngayon sa bahay niya. Naghahanap siya ng lalaking aako nun. Natalia, tigilan mo na ako! Saan? Hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong sabihin. At tandaan niyo, pwede niyong pakasalan ng kahit na sinong gusto niyo basta wag lang si Belle. Kaya mong ipamigay ang boyfriend mo? Lalo na yon. Sa akin lang kayo! Akin lang! Humanap na lang siya na ibang lalaki mag-aalaga sa anak niya. Huwag lang kayo! Sinabi ko na sa inyo yan noon! Nako naman, naubos na rin pala ang gamot ko para dito sa Rayuma ko. Wala na tayong perang pambili. Tatapusin ko na itong mga basket na ito pagkatapos ibebenta ko para may gamot ka na, Tomasa. Sino kaya yung dumating? Padre Forrest, kumusta po? Bigla yata kayo napabisita sa amin. Aba, siyempre, lagi ko namang ginagawa ang pagbisita sa mga parishioners. Lalo na yung mga kababayan ko nangangailangan. Chuy! Matias, ipasok nyo na ang mga kahon. May sorpresa kami sa inyo. Ibaba mo doon, iho. Ilabas nyo ang mga laman para sila Tomasa, Rutila at Fermin ay makita na. Diyos ko po! Salamat sa may kapal. Aba, napakadaming yan na. Pero, para sa amin ba lahat ito? Ibibigay niyo po ba ang lahat ng ito sa amin, Padre Forrest? Hindi sa akin galing ito. Pinadala ito sa inyo ni Marimar. Wow! Sino yun? Uy, buksan natin yung pinto. Lika na. Sino kaya to? Ayan, bubuksan ko na. Esteban? Dalawang lata ng gatas, mga diaper, bulak, at malaking alkohol. Salamat. Ang daming bago. Miss, meron ba kayong gamot sa sakit ng ulo? Apo. Corazon? Anong ginagawa mo dito sa Valle Encantado? Oo! Natatandaan ko nga na nag-away kayo minsan kasi dahil dun sa babaeng may-ari ng club. Oo nga pala. Hindi naman kita nakita na nagsaserve sa bahay ni San Henis ng reception sa kanila.